Nahuli ka mang pananalisin ang abot sa kalahating milyong pisong halaga ng mga gamit sa isang doktor sa Kapihan sa loob ng isang ospital sa Taguig. Balita hatid ni Emil Sumangil. Sa kuwang ito ng CCTV camera sa coffee shop ng isang ospital sa Bonifacio Global City sa Taguig, makikita kung paano mang biktima ang kilabot na salisigang. Ang bibiktimahin, isang doktor na makikitang nakaupo, katabi ang kanyang asawa. Ipinatong ng doktor ang kanyang bag sa katapat ng inuupuan niyang bakanting sofa. Hindi nagtagal, dumating na mga suspect. Isang babae at isang lalaki ang umupo muna sa likuran ng doktor. Isa pang lalaki na kasabwat nila ang naglakad naman sa tabi ng doktor na kunyari nagse-cellphone. Masdan maigi ang susunod na mangyayari. Kinalabit ng lalaking nasa likuran ng doktor at sa sandaling iyon na napukaw na ang atensyon ng biktima. Ang lalaki namang naglalakad, dinaanan ang harapan ng sofa saka mabilis na tinangayang bag ng doktor ilang minuto para man lumipas bago nalaman ng biktima na siya ay nanakawan na. Bukod sa isang babae at dalawang lalaki, kasabwat din daw ang dalawa pang lalaking nasa CCTV video na mabilis ding umalis pagkatapos isagawa ang krimen. Kulang kalahating milyong piso ang halagang nawala sa biktima. Nadakip ng Taguig Police ang 4 sa 5 suspect. This salisi group, actually, sila yung maano rito sa buong BGC. Okay. At itong mga taong to, hindi tiga rito. Okay. Ito yung mga tiga Baco or Cavite na dumadayo lang dito. Sumama lang po talaga ako sa kanila. Kasi alam mo naman buhay, di ba, mahirap. Na-monitor ng mga otoridad ang naka-alarmang sasakyan ng mga suspect na paikot-ikot sa loob ng BGC. Sa coordination sir namin sa lahat ng security guard ng concern, ng Bonifacio Global City at marshal sir ng Bonifacio Global City, ay napansin sir nila itong sasakyan. At ibinato sir ka amin, nakipag-coordinate kagad sa amin at nagkanda kami sir ng follow-up na operation sir kagad dito. Ayon sa Taguig Police, tiyak, may protector ang pangkat na ito. Inaalam nila ngayon, sino-sino ang handler ng mga ito. Wala pong leader sa amin. Nagtutulungan lang po kami. Sana makulong itong mga suspects na ito because they prey on hapless people, even those that are patients in the hospital. Emil Sumangil, GMA News.